Maganda. Magandang umaga dyan mga ka-farming. Happy farming. Yung topic natin ngayon ay about sa pagpupulinit ng kalabasa, yung squash. Kung paano ba natin paramiin yung bunga niya sa pamagitan ng manual pollination. Madali lang yan mga ka-farmers. Katulad nito, nasa harapan ako ng yung babaeng kalabasa, yung female na squash. Yan. Kasi ma-identify natin siya na babae siya kasi may kuwang kaagad siya, may bunga. Ayun mga ka-farmers, oh, tingnan nyo. Ayan. Kasi sa aking experience, mas lalong nakakadagdag ng ani pag minanual pollinate natin siya. Hahanap tayo ka-farmers ng lalaking bulaklak ng kalabasa. Ito, maghanap tayo dito ng yung hanapin natin mga ka-farmers, yung fertile siya, yung may pollen green pa siya, yung hindi pa nalaglag, nalaglag. Kasi mas effective yung ganun eh. Yung hindi pa nalaglag yung pollen green niya. Kung nagtatrabaho mo na. Yun, yung pinsan ko, naghahanap ng kwan. Ito, mga ka-farmers, nakakuha na ako. Uy, nangagugulay dyan, shout out. Ito mga ka-farmers. Ganyan. Tatanggalin na lang natin yung pinaka main flower niya para lalabas yung kuwan niya. Ito yung pinaka pang tusok niya. Ayan mga ka-farmers. Ito. Kailangan mga ka-farmers, make sure natin na dahan-dahan lang para hindi malaglag yung pulley niya. Para once inilagay natin dun sa babaeng kalabasa, may mga pollen pa siya na maiwan para effective yung ginawa natin pag pruning. Mga ganito lang ka-farmers, oh, simple lang yan. O ayun, may pollinator na nga, oh. Ayan. Ganun. Ilalaglag lang natin yung pinaka-pollen niya. Ganyan. Very effective to mga ka-farmers, ha? Ginagawa ko sa kalabasa ko. Ayan. Nalagay na. At saka mga ka-farmers, yung ito, yung pinaka, yung bulaklak ng laking kalabasa, pwede nito yung ipulinit niya yung hanggang 5. Pero kailangan yung maganda siya yung banya, yung pinaka-pulin niya, hindi pa nalalaglag. Pwedeng 5 ganito. Pwedeng ito, pwedeng ibabad lang natin dyan at pwede natin tanggalin. Yun mas maganda. Tanggalin na lang natin, baka may tendency pa kasi na mabubulok ito kung pasukin ng ulan. Ayan mga ka-farmers, tingnan nyo. Napulinate na yan. At saka pala yung time ng pagpupulinate, kailangan maaga pa. Yung wala pang araw. Kaya mas effective yung ganun kasi yung pulin nandun pa. Pares pa mga ka-farmers, ito napulinate na yung nakaraan, kaya yan, nabuo na siya. Tsaka maganda, maganda yung naging shape. Yung shape niya, pag na-pollinate siya. Yan mga ka-farmers, oh. Laging bulaklak. Saka, hirap pa nga ito sa init, pero sumusurvive. Dahil sa masipag na tagadilig. Ayan. Ito kasi mga ka-farmers, na-experience ko na na halos 80 or 90% pag ginawa mo ito, tumataas yung production mo sa kalabasa. Pero pag once hindi ka nag-pollinate, halos 50% na lang yung pwede mo ma-harvest. Kaya personal kong sinasadya sa inyo na mag-pollinate kayo ng inyong kalabasa. At saka, ito pala mga ka-farmers, parang paano mo identify na yung kwan, ito yung babaeng kalabasa, may bunga na siya kaagad. At saka dito yung tuturo ko yung ito yung lalaking bulaklak ng kalabasa mga ka-farmers. Wala siyang bunga. Oh, ganun, may iba yung shape din niya. May patusok siya na parang pahaba. Yan ang tinatanggalin natin. Ilalagay natin sa kung ano naman mga babaeng kalabasa. Ayan o ka-farmers.
Tumagana tayo makaparmas ng meron pang bunga na pwede natin ipulinit. Ito mga kaparmas, talagang 100% effective to. Marami ng farmers nang susubok nito, ganyan o. Ito marami ng pollinator dito o, yan. Lagyan natin yung ganyan. Yan, ganda ng bulaklak nya. Makwantong malagkit yung kalabasan nito mga kaparmas, lutino siya. Gawin lang natin mga kaparmas tuwing wala pang sikat ng araw. Para yung pollin nya, andun pa siya. Ganda. Yan. Kaya very effective yung pag-pollinate natin. Lahat ng farmers ginagawa na yan. Pero kung malawak yung taniman mo, taga lang, pollinate mo kung kakayanin mo. Ito si pisang ko. Si tibia nagagulay. Kaya maganda magpulini tayo ng ating kalabasa. Yung mga farmers mo, may malalaki ng bunga ito. Suprema yata ito, suprema. Yung kanya, binhi. Parang iba-iba na rin ito. Hirap nga ito sa init kasi sobrang init ito sa amin sa Palawan. Kaya ganyan yung naging resulta sa mga tanim namin dito. Parang hirap mag-survive. Ayan mga kaparmas o. Oh. Ganda ng bulaklak niyang mga wala siyang uod. Ayan o. Oh. Ang bunga niya, laki na o. Oh. Malapit na itong ma-harvest. Tsaka mali yung presyo ngayon ng kalabasa. Ito sa amin sa Ruas, sa Luz yung presyo dito 50 neta per kilo. Yung farm gate na yon. Kaso lang, kasobra init. Diyan ka lang magdilig, ayan o. Para makasurvive lang yung tanim. Yan mga farmers. Sa mga viewers ko dyan, maraming salamat sa inyong pagpapanood ng aking video tungkol sa pagkupulit ng kalabasa. Maraming salamat sa inyong sana pakilike and share na lang yung aking video para update kayo sa sunod kong mga upload pa. Okay. Sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-subscribe at pag-suporta sa aking munting channel. Sana sa mga viewers ko ngayon ay subscribe nyo na yung aking munting YouTube channel para patuloy kayong ma-update sa aking mga susunod pang video. God bless you all sa susunod at sa susunod pang video. Sana suportahan din nyo. Bye-bye. Thank you for watching.